POV, looking for jobs when you don't have experience. Okay, entry level. Huh? Entry level pero management experience? When? 2 years of experience, 2 years of experience, ISO requirements, ISO. Welcome back to RFW-TV, ang karamay mo sa iyong hanap buhay digital. Kung ikaw ay student o fresh grad na naghahanap ng trabaho, I'm sure nakakita ka na ng online job posts for entry level daw, pero ang daming experience na hinihingi. Laganap ito sa job platforms like onlinejobs.ph or OLJ for short. So, this video will be talking about using onlinejobs.ph specifically as a student and kung papaano ang diskarte para sa tulad mo na wala pang experience pero gustong makahanap ng work sa OLJ at iba pang online job platforms. Let's begin. Isa sa mga karaniwang tanong ng mga estudyante ay kung pwede ba ang below 18 years old sa onlinejobs.ph. Unfortunately, no at walang lusot din dyan kasi iche-check ng OLJ ang iyong ID. Bakit bawal? Kasi under Philippine law, 18 years ang legal working age. May konting caveats under the law for 15 and 17 year olds to work pero most likely OLJ does not want to deal with those legalities kaya they just impose na only for 18 and above ang kanilang platform. Pero hindi dahil below 18 ka pa lang, doesn't mean you can't prepare now for when you do turn 18. Skip to the discarding estudiante part of the video for things you can do now that will improve your chances for the future. Next frequently asked question, paano pataasin ang ID proof as a student? Same lang ang process ng ID proof regardless if you're a student or not. Kailangan pa rin ng ID, proof of billing address, at mobile number para pataasin ang ID score mo. As for ID, marami namang options. Pero isa sa mga mabilis kunin is the postal ID. Search mo lang kung may PhilPost ID Processing Center na malapit sa iyo. For your proof of billing address, pwede ang utility bills nyo sa bahay since same naman kayo ng last name ng parents mo. Kung hindi yun gumana, OLJ accepts way bills from Lazada or Shopee deliveries. So you can try that too. Ang next common question ay, paano makahanap ng part-time sa OLJ? Simple lang ito. You just need to use the filters on the search results page. Una, mag-search ka muna ng job. Tapos dito sa search results, kailangan nang tanggalin itong check sa gig at full-time. At i-click itong Refine Search Results button. Tapos ayun na, lalabas na ang mga part-time jobs related to your search term. But may hinahalo si OLJ ng mga job posts na nakatag as any and from experience, usually full-time ito, so you can just safely ignore them. Next, maaari bang makahanap ng online job kung walang laptop or computer? Pwede kung may smartphone or tablet ka at the very least. Pero magiging limited talaga yung options mo. Rather than having an online job, mas malapit sa parang nagnenegosyo ka or nag-offer ka ng service. Meron kasing mga mapagkakakitaan online na results-based lang, yung hindi ka on-call sa trabaho. For example, yung mga jobs na kailangan mo lang mag-submit ng article, ng video, or ng design. Basta nami-meet mo naman yung quality at deadlines ng client, then they won't care about your device. Pero hindi ito madali. Na-try ko na din to and from experience, mga 30 to 50% slower mag-work sa phone kesa mag-work sa computer. Pero, pwede pagtiyagaan hanggang at least makaipon ka. Next FAQ, pwede bang maging pang mahabang hanap buhay ang isang online job? Yes and no. No kasi maraming online jobs dyan na dead-end career. Madali pasukin pero walang growth. Yung chatters or yung location taggers, yung mga gantong jobs okay naman kung need mo na talaga ng pera.
And then, yes, you can turn an online job into a stable career pag hindi ka naging kampante. You need to be more entrepreneurial, keep growing your skills, have a backup plan, network with clients and prospects, build your portfolio. Kailangan talagang kumayod ka para maging long-term hanap buhay siya. And then probably the most popular question, paano ako ma-hire kung wala akong experience? Ayan, nandito na tayo sa pinakamadugong part ng video. Iba kasi ang diskarte ng mga estudyante at mga walang experience para makaland ng online job. At ito ang mga tips para mag-succeed. Discarding estudyante number 1. Hindi dahil wala kang job experience, wala ka ng experience na relevant sa job. Kunyari, ikaw ang nag-a-arrange ng trips para sa iyong family. Well, that experience is directly applicable for admin-type jobs. Katulad ng pagiging virtual assistant. Same na rin yung sa experience mo in your orgs, in your clubs, and after-school activities. Pati yung hobbies at interests mo pwedeng maging springboard to show off your experience. Ngayon, try natin ito sa actual onlinejobs.ph profile. Una, i-check mo yung requirements ng job na gusto mong applyan. For this example, try natin itong opening for a virtual assistant. Basahin natin siya maigi at ilista ang ating mga relevant na experience. Mamaya na natin ayusin, basta lista ka lang muna ng lista ng tingin mo applicable. And then finally, when you're making your profile, use a very proactive tone when writing your skills and experience. Gamitin ulit natin yung example kanina, yung nag-a-arrange ka ng trip for your family. Pwede mo siyang ipakita sa OLJ as arranged individual and group trips. Now, this is okay, but hindi ito magsa-stand out, lalo na since maraming competition. So, try natin itong isa pang version. Perfectly arranged individual and group trips by doing proactive research, making detailed but flexible itineraries, and coordinating with suppliers. Wow, much improved, diba? Ngayon, kailangan mo na lang magdagdag ng iba pang relevant experience to your profile na sa tingin mo, mag-help mapabilib sa iyo yung potential employer. Pwede mo din gamitin ang technique na ito para i-upgrade ang iyong resume. If you need more details on that, you can check out our Resume for Online Jobs Guide sa link sa video description. Pwede mo din i-download doon yung free template ng resume na nakikita mo sa screen. Discarding estudyante number 2. Don't wait for experience to come to you. Show, not tell. Okay, kung katulad mo ako nung estudyante ako, pareho tayong walang orgs, after school activities, at iba pang madaling sabihing pre-work experience. Pag ganyan, you have to start putting in the effort now to build your skills and portfolio kahit wala pang nag-hire sa'yo. Bali, sa diskarte na ito, you get hired by showing samples of the results na pwede nilang makuha if they work with you. To do this, pumili ka muna ng career or niche na interesado ka. Preferably, ito yung jobs that don't care much about your resume and more about what results you can deliver. Katulad ng writing, design, video editing, at iba pa. Tapos, maghanap ka ng job posts related to that and note down the requirements. Mula sa na-research mo, magkaka-idea ka na ng results na hinahanap ng clients in this industry. For example, try natin maghanap sa video editing niche. Dito sa job post na ito, ang hinahanap nila ay yung kayang gumawa ng Facebook at Instagram video ads. So, simulan mong mag-research ng mga nag-viral or effective na Facebook at Instagram video ads para malaman ang quality na dapat mong habulin. Understandably, sa simula medyo mangangapa ka pa, pero madami naman free tutorials sa YouTube at madami naman free programs na maggamit sa mapipili mong job path. Unti-untiin mo lang and eventually
maabot mo na yung quality na hinahanap ng iyong target clients. Discarding estudyante number 3, show off your character. May mga trabaho tulad ng virtual assistant na hindi naman effective yung previous na diskarte. Pero magagamit mo pa rin yung show not tell mindset. But this time, you show off your character. And no, not your video game characters, but your personal character as a professional. Madali ka mag-adjust? Good! Mabilis matuto? Wonderful! Excellent English communication skills? Legendary! Pwede mo pakita ito by using a video resume, a blog, or even your own YouTube channel. You can be as creative about this as you want, lalo na kung susundan mo ang susunod na diskarte. Discarding estudyante number 4. Apply to decision makers, not companies. Ang mahirap kasi pag companies, yung recruitment staff, sinusunod lang nila yung binigay sa kanilang requirements. Pero pag decision maker, they have the prerogative to discard yung superfluous na details kung mapapabilib mo sila. So this means you'll be working with small businesses, individual creators, and startups sa simula ng iyong online job career. At ganito sila hanapin sa OLJ. Habang nagsa-search ka, makikita mo yung pangalan na nag-post ng job dito sa part na ito. At tapos, pag pumasok ka sa job post, makikita mo na yung further details about this job. Ngayon, try mo silang hanapin sa internet. Kung mukhang yung job poster ay yun din yung may-ari ng business or siya yung isa sa mga key decision maker, then there might be an opportunity there for you. Discarding estudyante number 5, ihanda mo ang puso mo para sa rejection. Hindi talaga ito maiiwasan para sa lahat ng naghahanap ng trabaho. Yung walang magre-reply, o ma-scene zone, o mag-ghost, or mag-fail nag-interview, o nga na lang. Just don't take it personally. Just think of it as a redirection or a learning experience. For example, natanong ka ng interview question na tingin mong fail yung sagot mo. After ng interview, balikan mo siya at pag-isipan mo yung sagot. Pwede ka din magpatulong sa peers mo or even try getting an answer from AI like ChatGPT. Basta ang important ay you learn from your mistakes. And lastly, just know na marami kang karamay. Pwede ka mag-share ng iyong experience sa online job communities para makakuha ka ng additional na support. Discarding estudyante number 6. Alamin ang mga common na scams online para protektahan ang iyong sarili. Madami kasing usong scam ngayon na babayaran ka muna nila sa simula para makuha yung trust mo. Then, hihingi sila ng something awkward like having to use personal accounts or yung hihingi sila ng credit card details mo. At madami niyan online. So, watch our video about common online job scams to protect yourself. And that's all for this video, mga ka-digital. Good luck!